sa inyong lahat. Sa mga natitipong pastor, mga delegado at panauhin sa gawain ito. Sa araw kong ito'y napapanahumpak sa pagtatalunan nitong dalawang makatang magpipinggian sa inyong harapan. Susubukan ng kisig, galing, talino sa gagawing balagtasan. Kaya ang itablado'y atin ang bubuksan para sa inyong lahat upang matunghayan mga matigma sa mga bagong kapanahunan. Susugod at magtatanggol sa kanilang pinaniniwalaan. Ngunit, bagong labanan sa inyong lahat, paksa'y aking ilalahad. Ang paksang hihimayin sa pagkainan ng katwiran ay patungkol sa kung alin sa dalawa ang iyong pinapanigan. Pananampalataya ba o gawa ang kailangan upang magkaroon ng kaligtasan? Halina't ating pakinggan ang dalawang panig na magpaparinigan. Mga kalahok nating malalayo pang pinanggalingan, simula na natin ang balagtasan sa isang masigabong palakpakan. Nagmamasid, nakangiti ang buwan at patuloy ang liwanag. Nagbibigay ng sigla sa balagtasang nagaganap. Tila ba masuyong kumakaway, nag-aanyaya sa ating lahat. Nahalika ng manood sa isang patimpalak sa bigkasan. Ako'y isang dalaga na nagmula pa sa lalawigan ng Pangasinan. Susugod, lalaban, at handang mga tuwiran sa aking kalaban na ang pananampalataya ay sadyang mahalaga. Dahil sa banal na kasulatan ay nakasaad na. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ang kaligtasan ay siguradong matatamo. Pero bago ang aking pagbanat, hayaan ninyo ang batid ko'y maigawan. Maligayang pakikinig at magandang umaga po sa ating lahat. Okay lang, bilang yung inusang tinuran, ano pa kaya ang susunod na aabangan? Ano pa sa malamis mong dilang salitang pinagpipitagan? Ngayon naman ay ating tunghayan, isang dalagang pagkasinense, magtatanggol sa panig ng gawa ang kailangan upang magkaroon ng kaligtasan. Halika na, dalaga, at iyong... at sila'y maliwanagan. Salubukin natin siya ng masagalang palakpakan. Salamat po, lahat diwa, at sa mga kapatirang nakikinig. Magandang umaga ang aking bati na may ganak at kilig. Sa kapuso at na pamilya ay may niting ilalahad. Dito sa itablado, kayo'y aking inaanyayahan. Aking ipaglalaban na gawa ang kailangan upang magkaroon ng kaligtasan. Sa kalaban ko po namang kapwa kong nagnangalit, abay hinay-hinay dahil ang inyong lingkod na munting paranuman ay handang lumaban. O sa pagpapakilala pa lang sa dalawang magpipinggian ay tila ba mainit ng kanilang labanan. Sa pagbunga na pagbati pa lamang ay patok na itong dalaga na ang katwiran ay gawa. Sa mga tinurang kapuso't kapamilya, manunood ay nakatitina na tila ba'y... na tila ba'y napangan na kung ano ang mga susunod na kabanata. Alam ko, mga kurado at manunood ay pitinabiti na sa kung ano ang mga susunod na kabanata, mga nagsisiklabang bawo ng bawat isa, kaya sila'y ating palakpakan, ang pagtatalo'y tapos. Ang pagtatalo'y simulan na. Ang bawat Kristiyano ay dapat may pananang sa Panginoong Hesus na tagapagligtas, sapagkat sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, Versikulo 8 hanggang 9, sapagkat ang biyaya ko'y kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi pa sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag mapamuri. Sandali lang, kaibigan. Hindi ba nagsabi sa aklat ni Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 24, na makikita ninyo sa pamamagitan ng gawa ay inaaring ganap ang isang tao at hindi sa pananampalataya lamang. At sa Versikulo 14 ng aklat ni Santiago, sinasabing, ano ang makikita
may pananampalataya, ngunit wala namang gawa makapagliligtas baga sa kanyang pananampalatayang yan? Mahal kong kaibigan, hindi mo ba napapatid na nakasulat sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5 na, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya. Sa versikulo 4, sinasabi, ang sino mang nananampalataya sa Jesus sinasabi, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumatay sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumatay sa sanglibutan. At ito naman ang may sasagot ko, aking kaibigan. Pag-isipan mong mabuti upang iyong malaman. Sa aklat na Efesios 2:10, at tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pinggihan ay tigil na sapagkat pag-uusga ay napapanahon na. Alin nga ba sa dalawa ang tunay na tama? Lubhan niyo akong pinahanga sa pananaw niyo ang dalawa. Itong makatang dalagang pagkasinense ay sadyang nakahangahangang binigkas na salita. At itong makatang dalaga naman ay labis na nakatutuwa sa mga katwirang tinawad niya. Kaya't sa madlang narinito sa aking harapan sa inyong, sa aking harapan sa umaring ito, alin ka pang mas mahalaga, pananampalataya ba o gawa ang kailangan upang magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi sa aklat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 18, gayon din naman ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay may pananampalataya at ako'y merong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa